ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan? Pops, di, alam ko medyo matagal-tagal na panahon na, no? Pero naalala mo ba yung school cheer ninyo? School cheer. Oh, matagal na. Na, no? Kahapon kasi napanood natin ang pagbabalik sa UAAP ng isang anyo ng cheerleading, na isa na yata sa mga pinakamahihirap na sports na kailangan ng liksi, teamwork, lambot ng katawan, tibay ng buto at lalo na ng loob, ang cheer dance competition. Balibagan sa Ere to the Max ang nasilayan kahapon kahit na mukhang marami yata ang medyo kinakalawang pa. Pero paano nga ba, Paps, nagsimula ang cheerleading? No? Ang cheerleading, hindi pa cheer dancing, ha? Nagsimula raw sa mga estudyante sa Britanya noong 1860s. At kalaunan ay na-master ng mga universidad sa Amerika, gaya ng Yale at Princeton. Pero Nobyembre 1898, nadinig ang pinakaunang organized cheer sa isang football game sa University of Minnesota na pinauso ng isang nagngangalang Johnny Campbell. Ayon sa Time Magazine, ito raw ang chant na pinauso. Pinauso niya, ra-ra-ra, ski-yuma, hura-hura, varsity-varsity, Minnesota. Ang pangit. Noong una, ang organisadong cheerleading ay eksklusibo lamang daw sa mga lalaki. Naging bukas lamang ang cheerleading sa mga babae pagdating ng 1920s. Mabuti na lang, naisip pa ba yung Laker girls bilang Laker boys? O mga macho may hawak ng mga pom-poms? 1951, binuong National Cheerleading Association para ipalaganap ang gawaing ito sa buong Estados Unidos. At sa mga panahon ito rin nagsimula ang cheerleading para sa mga professional sports. Particular na sa football, sa laro ng Baltimore Colts. 1970s naman nagsimulang haluan na ng elementong sexy ang cheerleading sa professional sports na pinauso ng Dallas Cowboys cheerleaders at naging tanyag noong Super Bowl 10. Super Bowl 10. Okay, dekada 80 naman nagsimulang maging komplikado na ang mga galawan ng cheerleading matapos haluan ng elemento ng gymnastics, pagbubuo ng mga pyramid ng mga katawan, pagtumbling-tumbling at balibagan sa ere. Sakit yan. In short, hindi na lang ito pagpagan ng mga pom-pom. At dito na rin nagsimula ang mga aksidente at injury, iba sa kanila. Ayon po sa isang doktor, ang cheer dancing daw ang may pinakamataas na banta ng head and neck injury. Isang maling bagsak mo lang, posibleng tapos sa ang kinabukasan mo, lalo na kung madali ang iyong gulugod, umaunang bumagsak ang ulo. Parang mga ganito. Katakot panoorin. Oh! Okay, tama na. Pero speaking of kinabukasan, maraming sikat na politiko ang dati mga cheerleader. Gaya na lang ng dating senador at DFA Secretary Raul Manglapus, si Ninoy Aquino daw, Chofiso Gingona, at believe it or not, si Dick Gordon, na naging miyembro ng Blue Bubble Battalion ng Ateneo. I'm sure di siya tumatumbling-tumbling. Mga ganun-ganun lang yun. Sa Amerika naman, may apat na presidente na dating cheerleaders. Si Dwight Eisenhower, si Franklin Roosevelt, si Ronald Reagan, at si George W. Bush. Ang tanong ngayon, hindi pa naman siguro usong balibaga nung panahon ni Bush, ano? At bakit last week sa isang speech, imbis na Russia, ay ibang bansa ang nasabi niya? A wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Aha, Freudian slip. At yan po ang headlines on history ngayon. May replay ang Tadana del Bilog, ang balita. Balik sa iyo, ra-ra-ra, Pops J. Maraming salamat, Pops Lord.